Mula kay Evelyn Cabrera and Philippi Fun. Is she here? Wala, basahin na lang natin. For Enrico Santos, sa pagsulat at direksyon ng Rewind, ano ang mga creative choices o elements sa script at direksyon na in-ensure ninyong magbibigay ng makabuluhang comeback experience para sa kanilang fans? So ano yung mga elements that you put in? Ensure ng memorable comeback. Memorable comeback. Pahirap ng pahirap ang mga tanong. Paano yung thesis na to? To be honest with you, I never thought of this as a comeback. I've always seen Dong Yan and GMA, I've always enjoyed their work. So, actually, more than anything else, ang iniisip ko is, ano ang magte-test sa love nila? Ano ang mga eksena magcha-challenge kung gano'n nila kamalang isa't isa? And universally, ano ang magcha-challenge sa kahit sinong mag-asawa sa decision nilang gagawin para sa minamahal nila? And pag universal ang tanong mo at nabigyan mo yung kinadong yan, alam mo magugustan din ang lahat ng fans nila. Thank you, Sir Enrico. From CJ Boado, or of CJ Says Vlog for Direct May, ano yung bago na meron sa Rewind na hindi yung panagawa from your past movies? Yung bago dito is because it's a family movie. Nang tupo sa mag-asawa. Bago nandito yung ano, yung love story na hindi lang sa mag-asawa. Kasi it goes beyond it eh. When you watch it, you'll know what I mean. Kasi parang, essentially, this is the love story of Mary and John. But this is a love story that talks about sacrifice of the greater kind. And when you watch it, you'll understand. And it's very new to me. I am so fortunate talaga to be able to do a story like this. That's parang yun ang bago at matagal ko nang hinihintay na magawa. Alright, thank you, Direk May. I'm reading some of the questions here. We have a question from Flo. Flo Galindez, do you want to ask Flo your question? Ako na lang magbabasa. To Ding Dong. Dong Yan, what are the challenges that you encountered during the production of Rewind? Knowing na kargado ang mga characters niyo with mixed emotions, then magkasama kayo sa bahay. Our first challenge, of course, was kasi syempre, may tendency nga na maihambing mo sa totoong buhay. So, mabuti na lang, hindi naman wala talagang similarity doon. Pero syempre, yung pakiramdam, maaring oo. Halimbawa, kapag sobrang lungkot nung eksena. So yung challenge nun ay baka madala mo talaga yung kalungkutan na yun, di ba, sa bahay. Pero hindi naman, buti na lang. Kasi talagang very, very supportive ang lahat ng tao sa set. You know, kapag tapos na talaga. And siguro more than yung mga ganung fears and challenges, mas marami kasi yung learnings na pwede naming bitbitin pa uwi. At yun talaga yung mga bagay na nilook forward to po, especially every shooting day. Katulad ng halimbawa, gusto ko lang din i-share na isa sa parang mga unforgettable moments ko dito sa shooting ito ay tuwing pumupunta kami sa set. Kasi while challenge sa amin na bago pumunta sa shooting, hinahatid muna namin yung mga bata sa school. Challenge din para sa amin na pag umuwi sila, wala kami dahil nagtatrabaho kami. Pero bago kami pumunta sa set, hinahatid muna namin sila. At on the way to the shooting, nakakapag-usap kami na hindi namin madalas nagagawa. Dahil kung busy ako, busy naman sa... Kung nasa bahay kami, siyempre nasa mga kids yung ano namin, yung attention. Halos wala na pala kaming oras para sa isa't isa. At masaya po ako na dahil sa pelikulang ito, nabigyan kami ng chance na makapag-usap ulit ang araw-araw sa shooting namin. Papunta. Ang problema lang, pagpapalik, tinutulugan na niya ako dahil sobrang pagod na. Pero yung mga ganung mga bagay ba, pinagpapasalamat ko talaga. Malaking bagay sa, I really value those moments. Marian, you wanna add? Same, okay. You mentioned the kids, no? Ding Dong. Ang question is from G. Trilliana of Malaya. G, are you here? Wala na, ako na lang magtatanong ng question ni G. Do Zia and Ziggy know your job as actors, and do they show signs of being inclined?
Actually, isa yan sa mga pinag-uusapan namin ni Dong eh. Kasi nung una, parang hinahayaan lang namin na parang okay lang kung makita nila or hindi, bahala na. Pero nandun kami sa punto ni Dong na bilang malaki na si Zia, siguro kailangan niya ng malaman ano ba ang trabaho ni Mama at ni Tata. So nagkasundo kami ni Dong na kailangan i-expose namin siya sa trabaho. Like si Dong, dinadala niya sa Family Feud, tapos dinadala namin sa Bonggang Pilya. So ito yung trabaho ni Mama, ito yung trabaho ni Tata. So nagkaroon siya ng awareness, ah, ito pala. So siguro maganda rin na alam niya kung ano yung trabaho namin. Dahil pinagmamalaki namin kung anong trabaho meron kami. So sunod sa inyo, you think? Aral muna siya. Aral muna siya. Oh, later on, magiging choice naman nila yun eh. Right. Ang mahalaga ngayon, eh, alam talaga nila kung ano yung ginagawa namin. Dahil proud kami sa kung anong trabaho meron kami. Right. We have a few last few questions here. Ito, interesting tong question ni Jay from Certified Kapamilya. What is that one scene from your showbiz career na gusto mong i-rewind dahil gustong-gusto mo ito? Gusto ko yung ano, yung gusto ko i-rewind yung moment na si nung siya yung si Jezebel. Bakit? Kasi pinaparinig ako, bakit yun? Bakit? Wala lang, kasi okay nga ka-swimming eh. Basta yun na yan. Marian, gusto mo yung sabay, Marian, gusto mo yung sabay tayong bakit? Bakit? Ako na ba? Ako naman. Ang taratitan ng mga ito. Okay. Okay, let's listen ako, to Marian. Ako, siguro yung moment na sumasayaw ako ng Marimar sa isla. Bakit? Bakit? Kasi doon ko nakilala si Sir. Kala si Pungo. Kasi yung moment na yun, parang... Sige, kayo na lang. Para yung moment na yun, na parang sabi ni Direk Joy sa akin, oh Maria, this is your moment. Ibigay mo na lahat ang maibibigay mo sa sayaw na to. Kasi okay. Ito yung OBB natin. Okay. So parang sabi ko, okay, bahala na Lord, ikaw na ba? Ayan! So, naibigay ko naman ang gusto. Tapos sa bandang ganon, nung nandun na, nakita ko si Fredo. Sa isla na, lumangoy. Yun yung gusto mo, di ba? Jezebel, magkaiba kami. Okay. Para na kayo magdoktong. Okay. Siguro ba sa ako yun, yung sumasayaw ako sa isla. Right. Na may pulgoso, ha? Iconic yun, di ba? Okay, down to our last question, si Albert Abelido of Chicanesa Avenue, ang magtatanong. Albert? Hey, mabuhay! Congratulations! And so, my question is, kasi your love team is one of those na parang if I'm a follower of a love team, parang kayo yung gusto namin talaga na sana maging ganun din sa ibang love teams. Ganyan. And my question is, from real to real, basta yung H na EA. And what do you consider? Kasi parang pili ko pareho lang yung masasabi ka. And what do you consider yung parang secret for it to last that long, to make it very real talaga? And how crucial is loyalty for your love team to work also as a family? Ilang years na ba kayo? Married 9. Wow. Married 9. Huwag ka na magsalita sa together. Tama. Ilan nga ba? Pa eh. Kaya hindi ko din ma-compute eh. Ilan? Ay, alam nila. Ilang years together? 11? 11? Okay. Buti pa kayo alam niyo. So, what is the secret to that longevity pagdating sa pagsasama? Okay, pagsasama professionally or pagsasama... In real life. Personally. Okay. Sige. Well, sa aming professional relationship, malaking bagay na nag-umpisa kami ng medyo in our late 20s. Siya mid-20s, ako medyo late 20s. Kasi ibig sabihin, kahit papaano nakapag-mature na kami sa aming mga choices in terms of roles,
in terms of everything, pananaw sa buhay. And nung nagsama kami, eh kumbaga medyo hinugna yung aming ano, yung aming mga gusto sa buhay. Second ay nung mga panahon na yon, yun din yung mga malalaking milestones na nagaganap sa amin. May mga may first maraming first na nangyari, first time na nangyari sa buhay ko sa kanya rin, maraming first time na nangyari sa kanya at na-experience namin yung together. So para sa akin, na-value ko yung mga pagkakataon na yun kung saan kasama ko siya experiencing and witnessing these milestones na never ko inakalang mangyayari sa buhay ko. And I truly treasure all these and all these memories. Kaya siguro nung nalipat na yung aming relationship sa isang totoong relationship na panghabang buhay, eh nadala rin namin itong mga learnings na ito. Yung learnings sa tungkol sa pagrerespeto sa bawat isa, yung learning sa pagbibigay ng tunay ng pagmamahal. Dahil na-apply din naman namin ito sa aming trabaho eh. And isang pinakamagandang nagagamit namin mula noon hanggang ngayon ay yung dynamics namin as partners. And parang hinahambing ko parati yan sa sayaw eh. Para ba siyang isang dance number parati na merong nag-give, may nagtitake, tapos with the harmony eh, sumasayaw kayo smoothly na para bang natutunaw kayo together. And pati yun kasi na-experience namin even as co-workers. Nangyari sa amin yun at I think organically na-apply namin yun sa aming personal relationship. Hanggang ngayon bilang mag-asawa, eh ganun pa rin talaga kami. Thank you so, Marian. Parang nasabi niya na lahat. Pang Miss Universe. Nasabi na ni Dong lahat eh. Siguro idadagdag ko lang na malaking factor din na kahit mataas man o mababa, tagumpay man o hindi tagumpay, nandiyan kayo para sa isa't isa. Kung anong pagkukulang ng isa, pupunan mo. Hindi kasi parehas kailangan isa lang ang nasa pedestal. Kailangan dalawa kayong nagtutulungan para makamit nyo yung pangarap nyo. At makakamit mo yung pangarap na yun kung nandiyan nga yung love, respect, give and take. At ang mahalaga niyan, parehas kayo ng faith na isa lang yung alam yung patutunguhan nyo at alam naming dalawa na hindi kami magiging ganito katatag kung wala yung nasa taas. So palagi kami doon. No matter what happen, ano man mangyari sa buhay namin, ibigay man lahat ng biyaya sa amin, lahat yan ibabalik namin sa taas kasi lahat binigay niya sa amin. Thank you. Okay na, Albert. All right, thank you very much. That's it. Those are the questions. Maraming salamat. Salamat sa lahat. Questions for our cast. Siguro pang ano, let's just wrap it up, no? Marian, Ding Dong, and everybody, why should we watch Rewind? Bakit ito ang dapat naming unahin sa FilmFest come Christmas Day? Yung Metro Manila Film Fest po ngayon, for some reason, di ko lang po ako lang nakakaramdam nito, eh, parang napakalakas po ng energy. Diba, coming from the past couple of years, imagine from 50 plus entries, 10 po ang pinili. Ibig sabihin, may higit 50 na mga producer, na mga manunulat, na mga creators na gustong ibahagi ang kwento nila sa mga Pilipinong gustong manood ng mga pelikula. Kaya mapalad kami na isa po kami sa 10 napili. Kaya nga sa pelikulang ito, na alam kong universal din ang topic, kahit sabihin natin na ang dalawang characters dito ay mag-asawa, universal po ang love, universal po ang pagpapatawad, universal ang pagsisisi. Ginagarantee ko po na makaka-relate ang mga manonood, whether ikaw ay parte ng isang pamilya, parte ng isang barkada, ikaw ay isang asawa o ikaw ay isang anak, ay makaka-relate ka dito sa mensahe ng pelikula ito. So sana po, subukan niyo po, panoorin niyo po ang pelikulang Rewind. This is something that's very, very personal to us and I think hindi po ko talaga kami mapapahiya sa pagrekomenda sa inyo na isama po niyo kami sa inyong Kapaskuhan. Alright, Marian! Okay, ganun doon. Unahin po natin panoorin ang Rewind sa Metro Manila Film Festival 2023 this Christmas Day. Let me ask lang our Marian, Digno, meron na kayong i-announce? Yes, ayan. At 7:30, magla-live po kami sa 24 oras. So, yan po. Abangan niyo po kami. Kaya, i-wrap up na natin ito. Para makapag-prepare na kayo. Let's have photos first, no? May we ask first Ding Dong and Marian muna, silang dalawa sa center stage. Para makuna ng magandang photo ng ating friends from the press. Again, this Christmas experience, greatest love with the ones who matter in the most
anticipated comeback movie and collaboration of the year. Ito po ang Rewind. Brought to us by Star Cinema, APT Entertainment, and Agosto Dos Pictures.